scale natin. So, ang susunod natin gagawin. Pipinta tayo dito sa dingding. Sa padel niya. Papakita ko lang mga pamukilaya. Ito yung pipintahan natin. So, lilihain natin yan. Lilinisan natin yan gamit yung liha na 240. Para ito yung mga klaseng ganitong mga kamukila dumi. Yan. Makukuha yan. Kasi pag pinipinturaan mo ito ritso, ang mangyayari, pag may mga itim na ganito, yung kulay ng yung pintura nyo, halimbawa puti yung gagamitin nyo dito na pintura, mahahalata pa rin yan. So, makailang ulit kayong pahid para mawawala yan. So, kukunin natin yung mga itim-itim na yan. Lilinisan natin. Tulad nito mga kamugel, ayan. Tulad nito, kukunin natin yan. Para pagpinta natin ng puti dito, maaliwalas yan. Tingnan, walang, kumbaga walang bali, walang sablay mga kamugel. So, yung gagamitin natin paminta dyan mga kamugel, ito. Ayan. Mega acrylic, flat 500 white. Yun lang yung gagamitin natin. Tapos dito sa ano natin mga kamungkin, sa iskalo natin, yung kulay nito, ito ayan, napatakan na natin yan, ayan. Ayan. Yung mga kantuhan niya. Ayan, nabatakan na natin yung kulay nito mga kamungkin. Ayan o, pink. Pero, yung inutusan ko yung kapatid kong bilhin nito, sinabi ko sa kanya, magbili ka rin ng white. Bright white na enamel o kaya acrylic. Tandaan nyo mga kamunggel, pag mga ganito, mga kahoy, mga plywood, hindi kayo pwedeng dumiritso ng kulay lang ng pink. Kailangan may pundasyon kayo. Lahat ng mga pintura mga kamunggel, kailangan may pundasyon yan. Unang-una, pag pink yung pintura mo, mga yellow, green, huwag nyo iritso dito sa plywood, sa kahoy. Kailangan magpundasyon kayo ng puti. Para pag pinta nyo ng gusto nyo kulay, maaliwalas. Ah, maganda tingnan. Kasi pang nangyayari mga kamungkin, pag idiniritso nyo to, yung pink na kulay na gusto nyo, hindi tutugma sa kulay na gusto nyo yan. Kasi magkakaroon, a-absorber dito ng ano yan, ng kulay brown na plywood. So magiging iba yung pink pagkatapos nyo magpinta. Magiging iba, kaya dapat nyo gawin, magpupundasyon muna kayo ng white dito. Lahat. White. Pundasyon kayo ng white. Saka nyo pipintahan ng gusto nyong kulay. Pero pag mga itim mga kamungkil, halimbawa itim, red, brown, pwede hindi na kayo magpundasyon ng puti. Diretso na. Kasi yung mga gasing ganyang kulay, matatapang yun ng mga kulay. Pula, black, brown, pwede na. Diretso na. Wala nang ano yan. Wala nang pundasyon yung puti. Pero yung mga ganitong mga kamungkil, ito, inamin to. Bawal yung ano dito sa kahoy. Pag kahoy yung titirahin nyo, inamin dapat gagamitin nyo. Itong mga klaseng mga kulay mga kamungkil, hindi pwedeng diretso yan. Kailangan yung pundasyon. Puti. Kailangan yung magpundasyon ng puti. O kaya mag-primer kayo ng ano. Kahit mag-primer kayo ng gray, puti pa rin. Kailangan gumamit kayo ng pundasyon na puti. Para maganda yung kulay niya. Lalabas yung totoong pink niya talaga. So, maya-maya mga kamungkil, no? Ayan pala yung buong itsura ng paayusin natin, papagandahin natin. Ayan. Pabaguhin natin yan. Maya-maya mga kamungkil, kukulayan natin yan. Pati yung pinto ay dingding na yan. Kukulayan natin yan. Pero, lilinisin muna natin yan. Lilihain natin yan. Para yung mga dumi o mga itim-itim na mga kulay makukuha yan. Para pagpinta natin, purong puti talaga. Walang, kumbaga walang balik. Walang balik na kulay. Kung puti, minsan kasi mga kamungkil, kahit nalilihain mo yan, importante malinis na siya sa tingin mo. Pero yung mga itim-itim na nakadikit mga kamungkil, hindi nakukuha. Pagpinta mo dyan, nagugulat ka na lang kung bakit may medyo maitim na puti, puti yung tinitira mong pintura. Nagugulat ka na lang bakit may bilog na parang maitim-itim ng punti. Yun yung nangyayari mga kamungkil, kasi hindi nakukuha yung maliit na itim na nakadikit sa dati mong pinipinturahan. Kaya kailangan mga kamungkil, linisan mo na maayos. So, ganito mga
Gail, pakita ko. Yan, maitim yan. Dapat kukunin mo yan. Aalisin yan. Para pagpipinta mo yan, lilitaw yung tunay na kulay na puti. So, maya-maya mga kamugil, papakita ko pag natapos natin yung nakulayan to. So, ayan na siya mga kamugil. Nakulayan na natin yung ano niya. Dingding niya. Ayan. So, flat white lang yung ginamit natin dyan. Kaya, tsaka gusto ng kapatid ko lahat puti. Sa gilid. Tank lang nito mga kamungkil is ito lang. Itong iskalon niya. Lalagyan niya ng paninda. Yan lang. Yan lang ipipink natin. So, hindi natin mapipinturahan yun ngayon mga kamungkil kasi wala tayong pang primer. Wala tayong pang pundasyon na white. Kaya, siguro mga kamungkil, bukas ng gabi na lang pagkatapos ng isang trabaho natin. Sa araw, doon ako sa kabila. Dito ako, mga kamukil. Mga mag-overtime ako dito. Kahit mga tatlong oras o dalawang oras lang. Pipinturahan natin ito. Yan. Javis Calon yan. Pagkatapos, dadagdagan natin ito. Itong nasa gilid. Yang white na yan. Kasi kulang pa yan, mga kamukil. Pero at least, gumanda ganda na tingnan. Ayan. So, dagdagan pa natin yan. Bukas ng gabi, pagkatapos kong trabaho yun doon sa kabilang project natin, sa umaga, pagkagabi dito ako. Overtime ako dito mga kamukil, kahit dalawang oras. Para magamit na to ng, ano, mayari. Gusto niyo yung mag-display. So, sana matapos ito bukas ng gabi. Kasi bukas, mga kamukil, papabili ako ng ano sa kanya. Ng pangpundasyon natin dito. Yung bright white, yung kulay. Dito sa Escalonia para mapintuahan na ito, mapainal na ito ng paint natin. So ngayon mga kamukil, tapos na tayong nagkulay sa mga dingding. Trabahoin natin, susunod natin trabahoin mga kamukil ay ano, yan, electrical. Gagawa tayo dyan ng electrical. Maglalagay tayo ng isang ilaw dito sa ceiling niya at saka dalawang ano, dalawang ceiling pan, ilalagay dyan, kakabit natin. Doon tayo kukuha ng linya sa junction box na yan. So, maya-maya mga kamukil, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng o magkabit ng outlet dyan o switch para sa ilaw at sa ceiling pan. Wiring tayo. Yan yung ano ko, helper. Electrical tayo mga kamukil. Para maging hukoy. Thank you.
Kail, tatap natin to. Bali, saksakan to mga Kail. Dapat puro live yung kukunin natin dito. Dito natin hahanapin mga kamungkil. Ayan. So dito natin hahanapin mga kamungkil yung ano niya. Yung main niya. So ito saan to? Dito, pwede na dito mga kamungkil, pero pangit tingnan dito. Dapat dito tayo sa junction. Giyop na yung planta ni Kang. So itong ano niya, saksakan niya. Saan niya tignan? So dito siya nagtatap mga kamungkil. Ayan, saksakan. Pero nangyayari dito, mahirap dito, marami na nakakabit. So kukuha tayo sa ibang mga kamungkil, halo tayo sa iba, hindi masyado marami nakakabit. Tayo magtatap mga kamungkil. Itong wire na to. Dito tayo kukuha. Dito natin ilalagay. Saksakan natin. Para kasi wala mong masyado nakalagay dito. So pwede dito mga kamungkil. Dito tayo kukuha. Ayan. So ayan na mga kamungkil. Natapos na yung ginawa nating electrical. Tagtag tayo ng outlet. Saksakan. Punta dito. Tayo na mga kamungkil. Para sa silingpan yun. Bali, dalawang silingpan ilalagay dito. Papunta dun. Isa dun. Sa ganda dyan. Para hindi masyadong mainit. Kasi pag isa lang, parang mainit. Kulang yung lamig. Saka na ito i-aircon mga kamungkil pag ano na. May income, income na. Sa pagkangayon kasi puro lang outcome. Wala pang kita. hindi pa nag-umpisa yung business. Wala na. Laki na ng gastos. Pero ganyan talaga yan mga kamungkil. Pag mag-business tayo, lalo na pag nagre-renta tayo, may mga kailangan i-renovit. So yan ang mga kamungkil. Yung dingding niya, nakulayan na natin. Ayan. Kulay puti na yan. Pero dadagdagan pa natin yan mga kamungkil kasi kulang yung pintura natin. Bali, kalahating galon na natin yan. So, kalahating galon mga kamungkil yan. Yan yung kinain niya. Yan yung napinturahan niya. Ayan. Pumunta dun. Ayan, yung mayari. Nagpipinta pa. Pero kulang pa talaga. Ayan o. Nagpapansin niya yan. Kulang pa yan. Babaguhin pa natin yan. Aayusin pa yan. Pero saka na pag may kita na. May income na. Ayan. Saka ito. Kukulayan natin yung iskalo na yan. Pink yung kulay niyan. Malaki yan. Bali. Pabunting. Ano yan? Bali, 16 boxes yan. Lalagyan ng paninda niya. Mga beauty products. Ayan, papunta sa baba. So, pag medyo lumakas-lakas daw yung plano niya, dadagdag dito na isa. Dapat dito. Excalon. So, yan lang mga kamungkil. Thank you. Saka, sa mga bago pa lamang pala sa aking channel, no? Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell na makikita sa inyong cellphone screen para magiging updated kayo sa mga bagong videos natin tulad ito.